Ang tanong, ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya? Sa videong ito ating pag-uusapan ang katanungan kung ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa dinosaur. Ang paksa tungkol sa mga dinosaur sa Bibliya ay bahagi na ng nagpapatuloy na debate sa loob ng komunidad ng mga Kristiyano maging ang ibang relihiyon. Kasama na din dito ang tungkol sa kung ano na nga ba ang edad ng ating daigdig at ang tamang interpretasyon sa aklat ng Genesis at kung paano ipaliliwanag ang mga pisikal na ebidensya na nakapalibot sa atin. Ang mga naniniwala sa matandang edad ng mundo ay sumasang-ayon na hindi binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga dinosaur dahil ayon sa kanilang paniniwala, namatay na ang mga dinosaur milyong taon na ang nakalilipas bago pa man lumabas ang unang tao sa mundo. Ang mga taong sumulat ng Biblia ay maaaring hindi nakakita ng mga buhay na dinosaur. Ang mga naniniwala sa batang edad ng mundo ay sumasang-ayon na ang Biblia ay hindi bumanggit ng salitang dinosaur. Ngunit kahit hindi ginamit ng Biblia ang salitang dinosaur, ginamit naman ito ang salitang Hebreo na tanin. Ang salitang tanin ay isinalin sa ating mga Biblia sa wikang Ingles. Kung minsan ito ay tinatawag ding halimaw sa dagat. Kung minsan din ay tinatawag itong ahas. Pangkaraniwan din itong isinasalin sa salitang dragon. Lumilitaw na ang tanin ay isang higante o dambuhalang reptile. Ang mga ganitong mga nilikha ay binanggit ng halos 30 beses sa lumang tipan at kapwa matatagpuan sa lupa man o sa tubig. Bilang karagdagan, inilarawan ng Biblia ang dalawang nilikha at pinaniniwalaan ng ilang mga iskolar na maaaring paglalarawan sa mga dinosaur. Ang behemoth ang isa sa sinasabing pinakamalakas na hayop na nilikha ng Diyos, isang higante na ang buntot ay hinahalin tulad sa puno ng sedro. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Job chapter 40 verse 15. Tinangka ng ilang mga iskolar na kilalanin ang behemoth at sinasabing ang behemoth ay maaaring alinman sa mga elepante o hippopotamus. Ipinagdidiinan naman ng ilang mga eksperto na ang mga elepante at hippopotamus ay mayroong manipis na buntot at malayo kung ikukumpara sa puno ng sedro. Ang mga dinosaur na kagaya ng Brachiosaurus at Diplodocus sa isang banda ay may malaking buntot na maikukumpara sa puno ng sedro. Halos lahat ng mga sinaunang sibilisasyon ay may likhang sining na naglalarawan ng mga higante o dambuhalang nilikha. Ang mga petroglyphs o sinaunang kagamitan, kahit na ang mga bagay na gawa sa putik na natagpuan sa Hilagang Amerika ay kawangis ng mga makabagong larawan ng mga dinosaur. Ang mga nililok na bato sa Timog Amerika ay nagpapakita ng mga tao na nakasakay sa mga nilikhang kahalintulad ng Diplodocus at nakagugulat dahil katulad ang kanilang mga dibuho ng mga nilikhang Triceratops, Pterodactyl at Tyrannosaurus Rex. Ang mga disenyo at larawang mosaic ng mga Romano, ang mga paso ng mga Mayan at ang pader ng lungsod ng Babilonya ay nagpapatotoo sa pagkamangha at pagkaakit ng mga tao sa ganitong mga nilikha. Sa panahon ngayon, may mga nagsasabing nakakita sila ng ganitong uri ng mga hayop subalit nakagawian ng pagdudahan ang mga ganitong pahayag. Bilang karagdagan sa mga importante at bilang ng mga historical na ebidensya sa pagkabuhay ng mga dinosaur at tao sa parehong panahon,
mayroon ding iba pang mga pisikal na ebidensya ang makikita. Katulad ng na-preserve na magkasamang bakas ng tao at dinosaur na kapwa na tagpuan sa mga lugar ng Hilagang Amerika at gitnang kandurang Asya. Mayroon bang mga dinosaur sa Biblia? Ang usaping ito ay malayo pang malutas. Nakadepende ito kung paano inuunawa ng mga makakakuwang mga ebidensya at kung papaano tinitignan ng mundong nakapalibot sa atin. Ayon sa mga ilang eksperto, naniniwala sila sa interpretasyon ng batang mundo na tinatanggap nila ang mga dinosaur at ang mga tao na magkasabay na nabuhay sa mundo. Naniniwala rin sila na ang mga dinosaur ay namatay sa baha noong panahon ni Noah dahil hindi sinasabing isinakay sila sa arko at kung may nakaligtas man sa kanila sa baha sa loob ng 40 araw. Maaaring namatay din silang lahat dahil sa gutom, pagpapalit-palit ng klima at anyo ng paligid at dahil na rin sa wala silang habas na pinatay ng mga tao hanggang sila ay maubos. At ang pinakahuling dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang pagbagsak ng mga bulalakaw. Sa videong ito ay ipinakita namin ang mga paniniwala ng ilang eksperto patungkol sa koneksyon ng mga dinosaur at Biblia. Kung meron kayong mga ilang impormasyon, maaari nyo itong ilagay sa comment section bilang karagdagan para sa lahat. Maraming salamat